sanang salita ng hula, mapalad ang nakikinig at tumutupad, mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin, mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Sila lamang ang maliligtas, ang magtiis hanggang sa wakas. Sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakaluluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. SDA. Kasi unang-una may pagmamahal sila sa hayop. Hindi namamatay ang mga baboy, nababawasan yung nananakit sa baboy sa tulong ng SDA. Pangalawa, gusto ko yung SDA kasi hindi sila impokrita. Kasi di ba sa INC, dugo ang bawal. Sila hindi kabuuan. Bawal ang baboy. Anong dugo? Hindi. Bawal ang baboy. Though na meron silang mga doctrines galing man sa Old Testament, the point is, pinanindigan. Di ba? Nanindigan pa din sila na pag bawal sa baboy, bawal sa baboy. Yun lang yung ginugusto ko talaga sa mga Seventh-day Adventists. At saka yung Sabado. Talagang kahit na alam nila na halos lahat ng Kristiyano Sunday, nanindigan sila, hindi Sabado tayo kasi hindi tayo kumakain ng baboy. Di ba? Yun yung point doon. Yung doon na salungat man sa Katoliko, yung stand nila, pero at least sa kanila, meron silang basis. Kung bakit ganun? Diba, meron silang pinagkukuhaan sa Old Testament. Diba? Na talagang pinagpapatuloy pa rin nila. Kaya sa akin, wala naman din ako nakikitang mali doon. Diba? Tayo nga, Trinity, one God eh. So kung ano man yung God nila, sa tingin ko, yun pa rin yung God na sinusunod nila hanggang sa ngayon. Kasi, diba yung God naman sa Old Testament at God naman sa New Testament, isa lang din naman yan. Ang pinagkaiba lang siguro, kung bakit hindi magtugma yung Catholic Church sa Seventh-day Adventist, dahil lang yan sa history. Yun lang naman eh, dun lang naman yan nagkakatalo. History. Pero pagdating sa mga activities nila, gusto ko SDA. SDA ang buong pamilya ko galing eh. Nasaksihan ko ang para pamamaraan ng Seventh-day Adventist dahil ang nanay ko, Sabadista. Ang lola ko, Sabadista. Ang lahat ng tita ko, Sabadista. Pamilya kami ng Seventh-day Adventist, na-convert lang kami. Pero ako, hindi ako nakuha kasi yung tatay ko, Katoliko. Pero the rest, sa mother side ko, lahat yun, galing sila sa Seventh-day Adventist family and I know how disciplined they are. Ang higpit nila. Sobra. Bibigyan ka nila ng verses a week. Babalik sila sa'yo weekly. Babalik sila sa'yo weekly tapos sa tatanungin ka kung na-memorize mo na yung verse. Araw-araw, ano yun, weekly yun, may verse kang kakabisaduhin. Tapos yung lahat ng mga books ng Old Testament, kabisado yan, kailangan magkakasunod yan. New Testament, lahat ng aklat dyan, kabisado ng Seventh-day Adventist yan, magkakasunod yan. Ultimo yung, saan mababasa yung ganito? Isang buklatan lang yan.
kabisa, ganun sila kadedicated. Kaya ang Seventh-day Adventist, kung sa pagiging Bible alone lang, tatalunin nila born again. Tatalunin nila ba? Yan ang literal na Bible alone. Seventh-day Adventist, kabisado nila Biblia as in. Ultimo page. Ganyan ang lola ko tsaka nanay ko, tapos madasalin. Madasalin yan. Sa Seventh-day Adventist ko nasaksihan, bago ka kumain, magdadasal. Tapos mong kumain, magdadasal. Tatapikin, yung lola ko kasi, ano yan eh, yung lola ko, tapos yung nanay ng lola ko, sabadista na sila. Talagang Seventh-day Adventist. Kaya ang required noon, bago kami kumain, magdadasal. At yung pagdadasal, hindi yung ano, hindi mo maririnig. Kanya-kanyang dasal. Ganon. Sa akong nakatingin, wala silang sign of the cross. Madasalin ng mga Seventh-day Adventist, in fairness naman. Kasi, kaya ko alam yan, kasi dyan ako galing na pamilya. Ang lola ko, mabait. Sobrang bait. Wala akong masasabi, tahimik. SDA yon. Kaya alam ko na ang mga SDA, mababait. Kasi pumupunta rin sa amin yung mga SDA. Yung iba pa nga nakalaro ko eh. Kaya alam yung nagkatoliko na kami, yung nagkaroon na sila ng gap. Kasi dahil yung lolo ko, debater, tsaka rolista, nagkakaroon sila ng pagtatalo-talo. And during that time, doon na yata pumupunta si Kuya Marco Evangelista. Nakakapunta ko si Brother Marco Evangelista sa bahay. Family friend po namin siya. Family friend po namin yan. Minsan nagpapanggap pa yan si Kuya Marco na Iglesia ni Cristo Stan. Doon ko nakita yun, may nag-i-stand ng SDA, Jehovah's Witness, INC, Katoliko, nagde-debate sila, sila-sila, pero mga Katoliko. Para kapag may dumating na mga mangangaral na nagbabahay-bahay, lalabanan nila. Pero kung ano lang, sa mga Protestant, mas gusto ko SDA. Sabi ni Kuya Wenedio Catalan, Eris ito, ang kakataka lang panaytiran sa Katoliko, palagi naninira ang mga vlogger nila. Well, yung iba, yes. Pero hindi lahat ng SDA ganun. Ang tunay na SDA, mababait yan. Tahimik. Tahimik ang SDA, mababait yan sila. Sa totoo lang, tingnan nyo nga, di ba naglaban si Father Darwin tsaka si Kuya Camacho? Nakita nyo ba nagsalita si Kuya Camacho ng foul? Diba hindi? Doon na meron siyang pinamalian sa mga naging sequence or issues, pero hindi siya nag-foul. Tingnan nyo ginawa nila may parba kay Father Darwin. Tingnan nyo yung differences ni Kuya Fernando Camacho kay Ramil Parba. Si Kuya Fernando Camacho, kahit na marami siyang beses na bully dahil kay Father Darwin, diba naglaban niya? Nag-clash sila. Pero tingnan mo si Kuya Fernando Camacho, formal. Formal pa rin siya magsalita. Decente. Hindi siya nagba-bad words. Lagi lang siyang naka-stick sa topic, lagi lang siyang on point na ito yung point ko. Kasi mababait ang Seventh-day Adventist. Hindi lang natin sila kapanalig, pero mababait sila kasi galing ang pamilya ko dyan. Lahat ng angkang ko, pinsan ko, tito ko, tita ko, nanay ko, lahat. Seventh-day Adventist kinamulatan. At namulat ako sa pamilyang madasalin. Madasalin yan sila. Hindi ka pwedeng matulog na hindi ka nagdadasal, totoo yun. Gigising na nga lang kami, magdadasal ka pe. Nakaupo ka ng gano'n, tapos mag-isa ka. Gano'n. Tapos tatayo na, tapos bago matulog, dasal. Bago kumain, dasal. Tapos kumain, dasal. Sa kanila ko nakita yun. Mahilig silang magdasal. Magaling sila sa Bible, sa mga sitas, magaling talaga sila. Yun lang. Talagang kung sa Protestant gusto ko sila, kaya lang syempre, natalo lang sila sa history. Yan, dyan lang sila. Pero yung dedication nila, yung mga activities nila, yung talagang pagdating sa pagmimisyon, sa gawain, napaka-dedicated ng mga SDA. Wala akong masasabi sa kanila. Promise you guys, mababait ang mga Seventh-day Adventist. Isa yan sa napatunayan ko, yung lumaban ako sa Seventh-day Adventist. Kilala niyo si Kuya Jezreel Shem, di ba? May Seventh-day, hindi yung babae, may lalaki ako nakalaban na live debate. Yung Seventh-day Adventist na humahawak ng mga Seventh-day Adventist na magagaling na debater nag-congratulate sa akin. Anong sabi sa akin nun? San Rio, hinahangaan kita. Can you imagine? Ang kalaban ko, kapanalig niya. Pero nag-congratulate sa akin yun. Ganon sila kababait.
Kahit na pagmumurahin nyo yung SDA na yan, hindi yan gaganti ng mura sa inyo. Kaya nga lang, bilang Katoliko, no, at ako ay isang Katoliko, magkaiba pa rin talaga tayo ng pananampalataya, paniniwala, turo, at aral. Pero, sa mga Protestant, isa yan sa kagalang-galang na Protestante para sa akin. Ang mga Seventh-day Adventist, napaka-respetado nilang tao, and they deserve to be respected too. Hindi sila bastos. No, inaamin na ni Kuya Fernando Camacho ang trainer niya, si Kuya Rasha Vista, isang Katoliko. Can you imagine? Paano nagkasundo ang Katoliko at SDA? Nagtulungan pa sa ano? Kung paano dedebate? Hindi niyo po ba alam na ang isa sa nag-train kay Kuya Fernando Camacho, si Kuya Rasha Vista? Kaya yan naging magaling. Bukod kay Kuya Rocky Tulog, ha? Katoliko ang naging best friend niya ni Kuya Fernando Camacho. Mababait kasi yan. Mababait yan sila. Nagbabangga lang talaga sa aral. Pero kung ugali, mas mabait ang ugali ng SDA. Kumpara naman sa mga Katoliko, yes. Kumpara po sa mga Katoliko na speakers, mas mabait ang SDA. Ang mga SDA, hindi yan naglalaban-laban. Tignan nyo tayong mga Katoliko. CFD to CFD. Totoo yan. Kumpara po sa mga speakers ng SDA, hindi yan nagtatalo-talo, hindi yan nagsasapawan, nagsusuportahan niya, kaya nga magaling niya magpatakbo ng grupo ng org. Yes. Tayong mga Katoliko talaga, actually kung sa ugali lang ha, sa aral, kaya nating lumaban. Kung utak lang, oo, pero sa ugali, wala pa tayong sakukul ng SDA, mababait yan sila. Yung mga, yung mga speaker nila, hindi sila nag-aaway-away, hindi katulad natin. Ang isang Katoliko natutulang magbasa ng Bible, piling niya siya na pinakamagaling lalaban na sa pare. Ang isang Katoliko makabasa lang ng ganito, ng ganyan, piling niya siya na yung theologian, hindi na siya pwedeng magkamali. Hindi katulad sa SDA, nagsusuportahan yan. Pero kung sa aral, oo. Magaling ang Katoliko sa aral, pero sa ugali, walang-wala tayo sa Seventh-day Adventist. Tanggapin po natin yun. Hindi naman, ang hindi kasi perfect sa atin yung membro Ang maganda sa SDA yung member. Diba kung tayo, True Church, yung member naman ng SDA, talagang sinasabuhay nila yung turo nila. Tayo kasing mga Katoliko, yung iba sa atin hindi. Tanggapin po natin yan. Magaling lang mangaral pero hindi po sinasabuhay yung aral. Totoo po yan. Yung mga Seventh-day Adventist, diba? Hindi man ganon para sa atin, kasi Katoliko ako, hindi man ganun tama para sa akin ang aral nila, pero sinasabuhay nila yung aral nila. At malaking sampal yun dapat para sa ating mga Katoliko. Na hindi lang dapat basta magaling ka, sana matuto kang maging mabuting tao. Hindi yung lalaban ka sa pare, lalaban sa obispo, lalaban sa Pope. Diba nung nakaraan lang, Bishop, nilabanan si Pope Francis, tiniwanag. Tinanggal sa pagka-Bishop. Ano po yung ngayon? Headline, nakalimutan ko na po kung saan bansa. Tinanggal po yung bishop na yon. Bishop na yun natin, ha? Pero sa mga Seventh-day Adventist, hindi sila ganyan. Mapalad ang bumabasa ng salita ng ula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aalis.